Recording. Rolling. Sound. Rolling. Actors ready. Slay. Production ANINO Sequence 1. And action! Sa Luciana Books ngayon ay may dinedevelop na Values Education High School Series. Isa sa mga value-added feature na ito ay makagawa kami ng apat na short o maikling pelikula. Ngayon, isa sa mga pelikulang ito ay ang ANINO. Nung sumali kami sa TGT, sa Sikiharaya Festival, actually, seminar muna yon. Gusto namin matuto ng filmmaking from the blockbuster directors at mga award-winning directors. So, nadamdamin namin ang tutunan, magagaling mga directors, sina Soxie Capasso, Mark Mady, sina Iper Pilino, sila Mito, yung mga set designer ng mga pelikulang pinapanood natin tuwing Metro Manila Film Festival. So, dun pala ang dami namin natutunan ni PJ. Ay ang mga attendees doon, mga iba't ibang schools. So, meron dong may taga Asia Pacific College, meron mga may taga-Ateneo pa nga na isa, tapos meron mga taga-PLM. So, syempre, kami doon, BOsco, papatalo ba tayo, PJ? Kung tayo patalo, sali tayo, sige. Just ilang araw lang, nakagawa na si Donnie ng script. Then, binigay niya sa akin yung script. Okay naman, binasa ko siya, tapos nagustuhan ko naman yung story niya. Medyo complex yung story, pero kitang-kita mo kung ano nangyayari, paano nakahunt si Doming dun sa mga anino niya, hanggang dun sa pinakadulo na, ganun pala. So, ang conflict na naisip ko is man versus himself. Ang kalaban niya lang yung sarili niya. So, sabi ko, medyo psycho-psycho to, kung man versus himself. Naisip ko lang na napaka-ambisyoso nung kwento. Kasi, napaka-komplikado nung story ha. Tapos, may mga visual effects na kailangang ilagay. So, yun, very challenging yung mga ganong bagay na ilalagay dun sa storya. Okay, actually, nakakapagod talaga. Kasi lalo na pag inabot kami nung gano'n na 12 midnight, tapos kinabukasan, nag-isip pa kami na maaga para sa location shoot sa Wawa Dam. Yung shot list, inabot kami ng halos buong araw para lang ibigay yung interpretation, visual interpretation ng story. So, yung shot, kung anong angulo, yun, doon ilalagay sa shot list. Yung character ni Doming, yung Doming, kinuha ko sa pangalan ni Dominic Savio. Tapos si Mig, kinuha ko yung pangalan na yung kay Mickey Magone. Isa rin siya sa Lisha na kabataan. Tapos, yung ate, ang pangalan yung Laura. So, kinuha din yun kay Desed Laura Vicuña. In a subtle way, pinakapagturo tayo ng Salesianity sa mga manonood. Si Doming, mabait na kapatid siya. Actually, tingin sa kanya ng mga classmates niya. Weird, kasi nga nakakita siya ng mga hallucinations. Si Ate Laura, nakikita yung pag-aalala. Doon kay Doming, marami yung kaming kinuhang volunteers. Nakakatuwa nga, gusto ko rin magpasalamat sa mga volunteers na yon. Hindi sila nag-expect ng bayad. May mga chato-chato kami doon, yung mga sumasaya ng sinakulo. So, yung mga kaibigan ko doon, inibitahan ko sumali. Go naman sila, pakain lang daw, okay na. So, yun, umarte-arte sila. Marunong naman sila umarte, mga nag-worship na sila sa Philippine Educational Theater Association. Actually, during the production pa lang, kinausap ko yung DOP ko kasi may mga sisplay, marami kayong mga special effects na nilalagay. So, doon pa lang, habang nag-shoot lang ng camera, dapat maayos na yung materials na magagawa namin. Tapos yung pag-shoot ng camera, dapat tama. Kasi kapag nagkamali doon, may hirap nang gawan yung ng special effects. So, pagdating ng post-production, okay naman na binili lang kami ng mga good takes. Tapos, ayun yung nilagyan ko ng special effects. Ang ginamit namin ay yung Adobe After Effects. Tsaka nag-3D Max din kami para dun sa mga komplikadong effects such as yung mata, pinagalaw namin, yung aso, yung ahas. Tapos kinulayan namin yan, nilagyan namin yung kinolo-correct namin sila para magpapas silang parang ito pa ko. Gumamit kami ng green screen effects. Tapos, sa color correction, dun kami medyo nahirapan din kasi from the studio, lalagay mo siya sa actual location na shoot. So, yung pagkatagni-tagni ng mga eksena na yon, yung mga image na yon, mukhang mahirap yon. So, talagang pinuspos namin yung editing, inabot kami ng 1 week para gawin yung mga special effects pa lang, hindi pa yung buong story. Tapos, ang kailangan kasi namin, since isa lang yung camera namin, kailangan namin ipakita sa mga manonood ng ANINO na marami kaming camera setup. Yung sa underwater, medyo nahirapan din ako doon kasi sobrang lamig ng tubig. Tapos,
nung pagkalubog, tapos pag-aangat, siyempre lamig nun. So, kung nakita niyo, medyo nanginginig yung kamay ko nung ano, pag-aangat ko. Kasi nga, nanginginig sa sobrang lamig dun sa, ng tubig dun sa wawa. Makikita ninyo yung mga locations, makikita nyo doon, merong touch ng Don Bosco. Nandun yung image Don Bosco, makikita mo na sa grid-grid, kaya sa mga sticker na nakaligid sa salamin, may mga makikita kayong ganun. In a subtle way, nagpropromote tayo ng ating brand, nagpropromote tayo ng ating sample. Ang Anino ay nagpapaalala sa mga manonood o sa kabataan ngayon na sila ay may pagpapahalaga sa sarili. Paalala rin na sila ay nilikha sa kawangin ng Diyos at pagkakaroon ng dignidad sa sarili. At higit sa lahat, ang pagpapahalaga sa pamilya. Two, one, and action! Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang... Ha! Ulit! Ha! Yung nga lang. Cut. Meron ko po siya. Meron cut. Hindi naman tayo sa business. Ulit, cut. Cut. Sorry, cut. And action! Makikita ka. Anino? Hindi mahalata na. Di ba mahalata? Rolling. Sound? Rolling. Slate. Anino, sequence 11, take 1, settings 3rd floor, elevator hospital. Camera, worms IMU. 5, 4, 3, 2, 1, and action! Itla mo ba yung elevator? Kaya siya nakakita ng mga alino. Ito'y breakdown ng thought process, kaya nakakita siya ng kung ano-ano. Nakikita siya. Nakikita. Ito ka ako ano. Game na. May nag-record siya, sorry. Rolling action. Dahil sa liwanag, pinagmumulan ng buhay sa ating pagkatao. Pahalaga sa pamilya at yun. Oh my gosh! Tanongin nyo na lang po si Dottie. Darling ko. Kasi po si... Masaya. Ay, so masaya. Tama na!